Nandito tayo. Gagawin naman natin yung tubig ko. Ayaw kasi umakit ang tubig sa rooftop. Lagi kami nauubusan ng tubig. Lagyan ng pump ng tubig. So marami akong naka-stock po dyan na materials. So ito, gawin natin yung makit. So yung aking pump. Nagagamitin ako para makit yung tubig sa pataas.
Dililisin muna po natin. Bago dito tuloy-tuloy yung makina banda rin. Bali, limang araw na ito, wala naman ang tangke. Napakahina ho ng tubig. Ayaw umakyat. So, yan o, gag natin. Didrain muna ho natin yung laman. Kasi puro kalawang. Nung bumuga, siguro, mga stack niya dun sa mga tube, sa pipe niya, naglabasan yung mga kalawang nung nalagyan siya ng pressure. So, ang gagawin ko, dilinis ko ito, i-drain ko. Totally talagang malinis na po siya. So, yan ha. Yung tangke malapit na ulo mapuno. Pag oras ko ito umangat na ganyan, yan, namatay na po siya. Ayan, namatay na po siya. Oras na bumabaho siya. Ayan. So, wala ko siyang tangki sa baba. Ang kinabit ko lang ay water pump lang. So, ito lang ang kinabit ko. Itong automatic niya. Yan, makikita nyo po. Dipin ko ulit po. Patay siya. Nag-oras ang bumaba siya. Tainin natin yung napumo. So yun nga mga agaray, welcome back sa aking water pump na ginawa. So ito, tapos na. So ipapaliwanag ko sa inyo to, aking mga ginawa. So ang kinabit ko dito ay PPR lahat. Yan. So nag-wiring ho lang din ako, naglagay ako nito, power supply. Tapos, ito na aking ginawa. Ito ho yung main ng supply. Itong main na to ay naglagay ako ng elbow papasok ko sa makina. Ito ho siya. Pumunta ko sa pump. Pagdating ko sa pump, naglagay po ako ng patayan. Gate valve. Pagpasok ko sa makina, eh nag-out naman siya ho dito. Naglagay ulit ako ng patayan. Tapos papunta sa in na po yan. In. Ito na po yung in. Yan, yan po yung in. Naglagay ko lang D. Bypass po yan. Ito muna po yung in, didiretso. Ipatayan siya. Ito na po yung papunta sa tangke. Sa rooftop, sa 15th floor. Sa 15th floor na po ito. Ngayon, dito po. Ito, bakit po ako naglagay ng T? Ang purpose po ng T. Ang purpose po ng T. Naglagay po akong bypass. Ito po yung galing sa motor. Yan, galing po yan sa motor. So, ang gagawin ko po, nakapatay po yung bypass niya dito. Sa in. Makakonnect din po din siya. Yan, makakonnect din siya. Ito, nakapatay po ito. Ibig sabihin ito, pag pinatay ko ito, hindi gagana po yung nanggagaling sa nawasa kasi mahina ang tubig. Eh nakapatay po ito. So, pag malakas po yung tubig nyo, hindi nyo na ho kailangan ng pump. Ng pump. Pag malakas po ang nawasa, papatayin nyo itong out, papatayin nyo in. Yan, dalawa ho na patay. Ibig sabihin ho nyan, eh wala na, hindi na gagana itong motor na to. So pag pinatay nyo yung dalawa na yan, baba uli yan dito.
So hindi na ho gagana ito. Hindi na ho gagana ito. Ito naman ang papaganahin nyo. Yan. Pag binuksan nyo yan, ito yung in ng nawasa. Galing sa nawasa to. Pagpasok dito, dumaan siya dito. Pumasok siya dito. Pumasok ulit dito sa tank. So hindi yung namin pinadaan dito. Hindi ko pinadaan dito. Ang dumadaan lang dyan, yung natural lang, wala siyang makina. So yun nga mga agarahe, sana naunawaan niyo po sa aking pag-setup ng aking water pump. Salamat po at huwag niyo sana kalimutan mag-like and mag-subscribe and share.